So we will be starting na on how to sign up with Involve Asia. All right? Of course, punta lang kayo ng involve.asia. And then hanapin niyo yung sign up. So ito yung mga store na available dito, madami oh. Hanapin niyo yung sign up, or kung hindi niyo makita, mas maganda, punta kayo ng description ng video na to, or sa description ng mga i-upload ko na video in the future about Involve Asia, at i-click niyo yung link na nilagay ko dyan sa description para mag-register sa Involve Asia. So yung link, ito yun. Pero, yan, i-check niyo na lang or click niyo na lang yan some other time, nasa description din naman yan. And then, pag nagpunta kayo dyan, lalabas na yung sign up form. Hingin yung first name, last name, okay? Country, importante yung country ha. Account display name, kung ano yung gusto mong maging display name mo doon sa mismong Involve platform, Involve Asia platform. But again, I suggest kung ano yung gagamitin mong social media platform din na ililink mo dito, yun yung ilalagay mong display name para mas maganda. Of course, email address, not necessarily yung email ng YouTube mo or ng Facebook mo. Email address, business email will do, di ba? Kasi ako tulad ko, ang business email ko is work@manningb@gmail.com. Pwede mong gamitin yun dito. Ayan. Phone number, since Philippines tayo, ayan, lagay mo ng Philippines. Password, so you like creating an account na. Okay? Then property details. Property, ito yung social media platform mo. It can be Facebook page, Facebook profile mo na naka-professional mode, or kahit hindi naka-professional mode. Kasi pag, guys, yung Facebook nyo, pag hindi naka-professional mode, tapos yung promote kayo ng promote ng mga products, yung halos parang araw-araw na, parang nag-i-spam na kayo ng mga link, it might, ano kasi, violate community guidelines or community policy niya, no? Ni Facebook. Okay, so, kaya nga kung meron kayong mga gusto i-promote, mga product, mas maganda sa ano talaga, sa page na lang. Right? So, property URL, again, ang property po is yung platform mo. TikTok, YouTube, Facebook. So, ilalagay mo yung URL mo dito. Mas maganda yung default URL. Pwede rin naman yung, for example, https://www.youtube. Ayan, kailangan mo lang pala yung ano, yung https://, tapos kung ano man yung ilalagay ninyo. Subukan ko lang kung pwede yung handle, ha. Pwede. Ayan. Display name, kung ano yung nakalagay dito. So, Manong B yung handle ko, pero Manong Bluetooth yung pangalan ko dito. So, Manong Bluetooth. Property type, of course, influencer tayo. Or content, kung content lang ginagawa mo, kung feeling mo hindi ka influencer. Content, pwede yan. Property category, ano yung pinag-uusapan sa property mo? Diba? Are you into beauty, electronics, fashion, finance, food? Hindi ko lang sigurado kung pwede pumili ng mas marami. Hindi, isa lang. So, sa others na lang ako. Sa Shopee kasi sa Lazada, pwedeng multiple eh. Like, pwede mong lagay ng camera, accessories, electronics, yan. Dito isa lang hinihingi. And then, country traffic, and then the agree. Pag-create mo niyan, or pag-click mo niyan, pag-fill up mo ng information, create account, and then, mag-send sa'yo ng email, di ba? May notification niyan, your registration is successful, wait for an email if you were approved. Yan. So, initially, hindi ka pa ma-approve agad. Makaka-open ka na, makaka-login ka na, pero hindi ka pa approve. So, hindi ka pa makakapag-add ng mga stores na pwede kang mag-affiliate marketing. Okay? So, pakita ko sa inyo yung itsura kapag approve ka na. Again, sisend na kayo ng email to say na approve na kayo. Kahit hindi pa kayo approve, pwede na kayong mag-login. Pero, hindi pa kayo makakapag-add ng product or ng... Hindi pa kayo makakapag-affiliate marketing talaga. Hindi pa kayo makakapag-create ng link. Alright? Again, kung gusto niyo mag-sign up, you can go to involve.asia, click niyo yung sign up dyan, or gamitin niyo yung link na meron ako. Mas madali yan. Lalagyan lang ako, ha. Once may account na kayo, maglalagin na kayo. Diba? Login. Yan, nakalagin na ako kasi nakaremember naman dito yung ano ko. Yung...